Hello, good day mga katropa, kabrugs, kabayo, ano pa man. Nagpadalik ng iyong lingkod, Curbs TV. At syempre, pag-uusapan naman natin ang boxing. Gaano nga ba kalakas sumuntok si Naoya Inoue para bansa ganito ng monster ng boxing? Paniguradong madugong tagpo ang labanan ng dalawang pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Sino sa kanila ang haharangin bilang hari sa Bantamweight Division? Sino na ba sa kanila ang pinakamagaling na mamilma sa Bantamweight Division sa ibabaw ng ring? Ayon sa presidente ng AK Promotions na si Sean Gables na maganda ang bagbagang kasamero Inoue sa April 25 sa hindi pa masabi na venue. At patuloy pa sa ngayon ang negosyasyon sa dalawang kampo. Si Inoue ay nasa top rank samantalang si Casimiro ay nasa MP Promotions na pinamang may maaari ni Senator Manny para naling anak na may tuturing ni Aroms Pacquiao. Kaya malabong hindi magkasundo ang dalawang kampo. Kaya ang tanong ng karamihan Filipino boxing fans, kung kakayanin ba talaga ni Casimiro ang bilis, liksi at ang lakas ng kamao ni Inoue? Kung mapapansin nyo ay malikot talaga ang mga kamay ng monster kung saan saan lang ito dumadako. Pero napaka-paborito nito ang magpasabog ng suntok sa diligan ng kalaban. At doon sana mag-iingat ang ating kababayan. Hindi biro at basta-basta mo magpapatumba ang hapon dahil sa tibay nito para istatwa ni Labo-Labo. Mga kabadi, nasa top number 4 pound for pound po na Ray Magazine si Naoya Inoue. Nakahanglaban nito si Kapilipino Plus na Ray na tinalo at dati rin pound for pound nasa 7th position ng Ring Magazine, na ang ibig sabihin maraming fighters at hindi na mga picture na boxers. Ano nga ba ang mga pagkahandahan ni Quadro kay The Monster? Bagamat expose ito si Inoue sa panahan niya na laban kayo rito, for sure target ni Quadro dito ang kanyang mga weaknesses. Tignan nyo ang comparison ng dalawa. Di naman na mas may karanasan sa si Quadro kay Inoue. 2007 nagsimula si Alas, samantalang si Inoue 2012 as a pro boxer. Pero hindi pa si Hanjan ang karanasan at record ng boxers, no? Dahil si Dunari na natalo pa ni Inoue. Ipapakalala rin, mananalo si Quadro dito biglang loose-boom at puputok ang pangalan niya sa mundo ng boxing dahil matikpapalit siya bilang ikaapat sa pinakamalakas ng elite boxers sa buong mundo. At ngayong taon 2020 ay biglang bumusad itong si Naoya The Monster Inoue sa top 3 ng Pound for Pound Ring Magazine. So ano nga ba ang sushi sa tagumpay? Ika nga ni Sir Manny, hard work, motivation, focus at dedicated sa training.